Business Row here, ang inyo pong host. Maraming salamat po sa inyo pong pag-suporta at pag-subaybay dito po sa ating ginagawang FLM Comeback Series Vlog. Ang makikita po natin ngayon ay ang ating pandemic hero na naminigay ng cellphone sa sangguniang kabataan dyan po sa bayan ng Ramon sa Ramon Gymnasium. Tuwan-tuwa po ang mga kabataan po natin at hindi lang cellphone ang kanila natanggap, meron din po silang cash na 1,000 pesos kung di po ako nagkakamali. So ibibigay ko na po sa inyo ang ating pong panonoorin at bibigyan po ng talakayan dito po sa ating YouTube channel. Okay, check po natin kung may sound. Of course, dapat lagi natin i-check. Dahil mahirap naman magsalita si Doc Francis o makita natin na nagbo-broadcast na wala namang sound. Ayan. S.K. Agunaldo. Ayun. Ito na po yung sangguniang kabataan. Daming wheelchair, oh. Ayun si Doc Francis. At ino-open ang cellphone. Yeah. Ibigay sa ating mga kabataan. Na cellphone na mula mo sa Filipino Family Club International. True. Our friends and Nana from Filipino Club International. So, no, 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 Ayan, guys. Ang dami mga kabataan yan. May mga cellphone na ipinimimigay ang ating pandemic hero with 1,000 cash. Ayan, oh. Kitang-kita. Ang dami na, no? Cute nila talaga. Tuwan-tuwa sila. Lakpaka naman tayo dyan. Alam nyo, nakakamiss talaga yung sangguniang kabataan. Dati, nagganyan din tayo at dito po sa sa atin pong city sa Parañaque tayo po ay nakasama sa ganyan. Nakakatuwa, no, nabalikan. Yeah, okay, grabe. Iriminis yung memorya ng Tuscara is sangguniang kabataan. Ayan. Ayun na, binibigay na ni Doc Francis ang cellphone. At kasama syempre si attorney Marie, ayan. Nasa stage at si Mayor, no? Kasama sa stage. May pang-ML ka na. Lang, nako. Sabi, di ba? Huwag yung mong gamitin sa paglalaro. Nako po, mag-aral mabuti. Yung nga yung sabihin mamaya kanina. Mamaya, no? Mamaya-maya lang. Natawag na kay cellphone na to. Nako po, huwag naman gamitin sa sa laro. Ay, nako. Pag yan ay ginamit sa laro at hindi sa pag-aaral, sayang naman. No, sayang naman. Okay lang maglaro. Okay. Yun, sabi ni Doc Francis dyan, mag-aral kayo mabuti. Yan ang sabi niya dyan. Diba? So, ay ano po, apologize ah. Hinahanap ko pa kung bakit nagkakaganit itong aking laptop na ayos ko. Ayan, isa-isa pong binibigay ni Doc Francis de Marcos ang mga cellphones sa mga kabataan. At sana naman ho, ang ating mga kabataan na to ay suklian ng kabutihan ng ating pandemic hero, wala yung bakit si Doc Francis Leo Marcos. Though hindi po siya nang hingi ng sukli dahil hindi naman natin kayong ibigay yung suklian o ano yung mabuti ang ginagawa. Ang ibig ko sabihin ay suklian ng maging mabuting mag-aaral at maging mabuting leader para sa bansang Pilipinas. Ayan yun yung mga kabataan na yan. At may isa pang portion na kung saan ay nag-speech siya sa mga kabataan sa before mag-lunch. Yan, binigyan niya ng message yung mga kabataan before mag-lunch. Ayan, oh. May cellphone at 1,000 pesos. Ayan. Friend, cellphone na
Meron pang tanglog. Wow! Pwede mo magpataas sa mga 1,000. cellphones for documentation. 1,000. Imagine may cellphone ka na, may pang-load ka pa, no? Sa camera, mga bata. Mga ate. Huwag niyong kalilimutan, mga kabataan, na merong Francis Leo Marcos na nagmalasakit po na sangguni ang kabataan dyan sa bayan ng Ramon. At hindi lang yung mangyayari sa bayan ng Ramon sa Region 2, mangyayari po yan sa Luzon, Visayas, at Mindanao! Excited na po tayo, no? Di pa nga natatapos dito sa Region 2. Pupunta po tayo ng Visayas, no? Sa Cebu, kung di po ako nagkakamali. Ayan, gwapo ng ating pandemic hero, no? Nakakamiss din mag-coat and tie, Amerikana. Ayan, kasama. Ayan, maraming salamat po. Ikakat ko na po. A great philanthropist, Dr. Francis Tio Marcos. Yes. Of course, ang ating attorney ng Bayern, attorney Shem, pala si Nadaran, so valor. Sama, ipitinig mo yun. Honor, Jesus. Nadaran, ayun. Maraming salamat po. Guys, eto po, ano, gusto ko lang tubigyan ng ano natin ng discussion itong ginawa ni Dr. Francis Leo Marcos. Napakahalaga po na dapat unawain natin na, 'di ba sabi nga ni Jose Rizal, nasa kabataan, no, ang pag-asa ng bayan. Sorry po, inom muna ako. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Totoo ba 'yon? Totoo, no? Partly true, pero tandaan po natin yung kabataan na may Jesus sa puso, yan po yung tunay na pag-asa ng bayan. Dahil pag wala kang Kristo sa puso, I'm telling you, magiging lalamunin ka ng sistema ng lipunan. Maging leader ka ng bansa at hindi ka manindigan, maniwala ka sa hindi, lalamunin ka ng sistema ng politika. Mahirap po, I'm telling you, mahirap ang politika sa Pilipinas. Kaya itong mga kabataan natin ngayon, na pag ginag-aalayan, no, ng panahon ng ating pandemic hero, naniniwala ako na itong mga new breed ng mga kabataan ay maiwas po sa mga ganitong klase ng mindset when it comes to politics. So, saludo ako sa lahat ng mga kabataan na tumanggap ng bagong cellphone. Yes, congratulations. For me, ang view ko pagdating dun sa games, no, okay lang mag-games, pero wag na wag yan ang magiging priority ninyo. Because the moment na naging addict kayo dyan, nako, sayang naman ang pag-aaral ninyo. Marami ako mga kabataan na nakita na na-addict sa paglalaro ng Dota. No? Ano pa ba yung mga laro ngayon? ML. Yan, kasi nilalaro ko yung ano eh, more on, nagsusulat lang. Actually, gamer din ako, pero hindi ganun ka, hindi na ako ngayon naglalaro. No? At gusto ko sabihin sa inyo na sobrang daming oras na ginugugol when it comes to game. Ba't pa tayo napunta sa game? Kasi si Bon, no? Sinabi niya, okay, pang ano ka na. Yung 1,000 po, huwag niyo po ilian sa, ano, sa pang ML. Please, mga kabataan, bigyan niyo po ng halaga yung binigay sa inyo ni Doc Francis Leo Marcos. I'm pleading with you. At kung maaari, no? Hindi naman ako sinabihan ni Doc Francis Leo Marcos, pero mga kabataan, kung maaari lang, mag-vlog kayo kahit 1 minute or 2 minutes or 3 minutes the most. At magpasalamat kayo kay Doc Francis Leo Marcos sa ating pandemic hero. At hindi ako sinabihan para sabihin ko sa inyo, kundi it's a form of gratitude, no, with the heart of, yes, no, not maging ano, maging mayabang, di ba? Kundi magpasalamat ka sa natanggap mo. Kasi yes, pwede rin na ipagyabang dahil ikaw ay nakatanggap, pero yung point na sinasabi ko dito ay yung ikaw ay magpasalamat. Hindi naman sinasabi ni Dr. Francis Leo Marcos na magkaroon ka ng utang na loob. Hindi naman sinasabi niya. Ako nagsasabi. Okay, ang sinasabi ko, magkaroon tayo ng heart of gratitude, no? Attitude of gratitude. Magpasalamat tayo. Yung heart ng gratefulness, napakahalaga po niyan na practice kahit nakatay po ay kabataan. Bakit ko nasabi 'to? Kasi kung gagamitin natin yung 1,000 sa paglaro ng ML, naputo na tayo sa paglaro. Alam mo, may mga kilala ako na hindi naliligo. Oh, totoo lang, makapaglaro. Kabataan yan. Hindi na naliligo. Makapaglaro lang. Misa talagang puyat. Alas 4 na, naglalaro pa rin. Pero wag naman. Iba kayo. Ibang level kayo. Sangguni ang mga kabataan ng bayan ng Ramon. Ibang level kayo. Tandaan ninyo, kayo ay pag-asa ng bayan. Okay? At higit sa lahat, yung kabataan na may Jesus sa puso, ang pag-asa ng bayan. Okay? Dahil kung ito po ay mapapractice ninyo,
Ito ay sarili kong view at nakikita, no, kung ito ay mapapractice ninyo, hindi lang kayo ang magiging ehemplo, no? Marami pa mga kabataan ang magiging ehemplo ng kapwa niya kabataan at maging magkaroon ng maging malalim na paninindigan, maging ehemplo bilang leader ng mga kabataan sa henerasyon natin ngayon. Kaya saludo tayo sa mga kabataan, itong mga kabataan na to. Kayo'y patuloy na magpagabay sa inyong mga elders, no, sa inyong mga coaches and mentors. At syempre, maraming salamat sa ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos, na umaabot sa mga kabataan. At hindi lang dyan sa bayan ng Ramon, naniniwala ako aabotin ni Doc Francis Leo Marcos maging sa Luzon, Visayas at Mindanao ang lahat ng mga kabataan. Okay? At sana magkaroon tayo ng pangalan ng kabataan natin, di ba? Ano kaya magandang ng pangalan ng kabataan natin? No? FLM, kabataan. Ganun, di ba? Ano ko lang yan? Naisip ko lang yan, di ba? So, yun lang. Salamat ho sa lahat na nagmamahal kay Doc Francis Leo Marcos. At syempre, salamat din sa nagmamahal kay Faceless Ro. Kita-kita muli tayo sa susunod nating episode. Dito lamang sa ating YouTube channel. God bless everyone.